Sad but true. Talagang ganyan po talaga dito. Kaya nga, you know, the last time I checked, I went to a Filipino restaurant. Ganyan din po yung ugali ng mga Filipino restaurants. Pero nasa Taiwan, parang nasa Pilipinas ka din. So, you know, I think it's not about like the location or the country. It really is about the people and the discipline. Kasi, tingnan nyo ha, ang dami mga Filipinos na pumupunta dito sa Taiwan at sa ibang bansa. Laging may magandang feedback na ang galing magtrabaho ng mga Pilipino. Pero kapag Pilipino ang may-ari at nasa Pilipinas, talagang ganito, wala yung sense of service, kumbaga. So, minsan, you know, I wanted my kids and my family to try Filipino food kasi marami mga TikTok, di ba, na masarap daw, ganito, ganyan. Pero pagpunta mo, hindi ka magiging happy kasi parang ayaw ng restaurant na may kumain sa restaurant nila. Parang ganun ang feeling. So, minsan, you know, dapat we have to change our mentality. If you are in the service industry, you have to serve 100%. Dapat hindi kulang-kulang, di ba? And then, kapag magbibigay ka ng honest review, ikaw pa yung masama. Halimbawa, pag bumili ka ng mga online na pagkain, tapos sasabihin nila, no preservatives. Paano walang no preservatives yun, diba? So, I think, you know, mahirap isa-isahin yung problema ng mga Filipino, but it really is about honesty, mentality, and that essence of service.